beautiful souls, this reading is for all the Taurus sign. Kasi po, for the month of September, kasi po hindi po ako nakapag-upload. Sa month of August, I'm really sorry, pero sige, titingnan natin, ha? Anong mensahe for the Taurus sign? September 2022. So, ginamit ko itong dalawang oracle deck ko and isang tarot card. Wise men say, only fool. Maray. Oh, ang ganda ng background ko. Ito, banda. Doon sa kapitbahay na. Okay, what is the message for the Taurus sign? Take note that this is a general reading. Hindi po lahat ay magtutugma para sa inyo. Take what resonates and leave what doesn't. Okay. Ito yung lumabas sa'yo. We have the passion, deception. What else is new love? Okay. Ano pa to? Romantic feelings. Wedding. Okay, yung oracle deck pa yung binabasa ka. Release your ex. You deserve love. Ayun. Wow. For the first week of September, ang nakikita natin, you have the passion and the wedding. So, you might be involving, for some of you, you might nakakonect ka sa isang person na ikinasal na or may family na, no? Ang sinasabi din dito na parang nawawalan ka ng pag-asa or hindi ka makafocus sa sarili mo. Self-indulge, no? Okay? Focus on yourself, di ba? Hindi ka makafocus sa sarili mo. Sinasabi ko sa'yo, self-worth, time to heal, shadow work, and self-appreciation. Kasi dito ay sinasabi na parang hindi ka nakafocus talaga sa sarili mo and nakafocus ka dito. Kung for some of you is nag-i-aim kayo ng gusto nyo ng ikasal, gusto nyo ng wedding, kailan ba to? For some of you, there could be a chance na mabubuntis, pero just take note lang na hindi siya magiging madali. Medyo maselan ang sinasabi din dito, so be careful. For some of you, you are already a mother. Okay? So, you have a sudden change, shocking news, surprise. Okay, transformation. Pero hindi pa ito nangyayari. It's because parang hindi ka nakikinig or parang there's something na parang hindi ikaw ito. Okay? Hindi ikaw ito kasi sa second week, sinasabi din dito na we have this deception. Someone is wearing a false mask in the relationship. It's either ikaw or yung person mo. The Phoenix, new phase. So, paano siya magiging, mag-transform, paano siya magbabago kung ikaw mismo, kung may something wrong sa past, is bumabalik ka pa din doon sa pattern na yun. Bumabalik ka pa rin doon sa ex mo. Na, what if mag-connect pa tong person na to? Or what if, okay, bumalik siya. So, you also have the kisses in reversal here. Falling in love, pero hindi, parang hindi na ito in love, no? So, ang sinasabi ng guides mo for the second week is you need to release your ex. The time has come to clear your energy. Why? It's because nawawalan ka ng power, no? Okay? Nawawalan ka ng power, nawawalan ka ng lakas because of this person, no? May mga bagay ka pa na hindi alam, no? Okay? Taurus sign, no? And nawawala na yung energy mo. So, kung if you are familiar din, may mga taon ding na mga energy vampire. So, be careful. But, sa third week, may nakikita akong new love. Okay? Talagang, and love, again, dalawang love. And this is the person that you are meant to be. And sinasabi din ng mga guides mo that you deserve love. That's why itong taong to ay darating sa buhay mo parang knight in shining armor. Need time, takes time to, in time cycle, time to heal and progress. Okay?
This is not the time also to might be itong taong to ay hindi pa nakikipag-connect sa iyo, hindi pa nakikipag chat or communicate sa iyo, pero darating din itong araw na to na makikipag-communicate into sa iyo. So sinasabi nito, pero kailangan mong tingnan or pansinin yung sarili mo, focus ka sa sarili mo kasi you deserve love, no? Kailangan mong i-accept yung sarili mo na you don't deserve to be treated like this, no? And you also have the fourth week, sinasabi din dito na okay, minsan tinitignan mo pa yung mga photos, no? Nami-miss mo pa rin. But you have the moon in reverse, so kung ano mang kulay ng taong to, ano mang intention ng taong to, makikita mo rin to, okay? Magre-reveal din to sa'yo. You also have the romantic feelings dito. And napatawa ako kasi yung last card is you have the wedding card again. So, if you feel na parang this is the right person, then your guides will give you signs as well. You also have the religious factors. Your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. So, maring yung iba sa inyo ay nagkakaroon na ng spiritual awakening. Kaya minsan naguguluhan kung tama ba tong mga decision ko, ito na ba. You also have the butterfly. So, ang ganda kasi you're blooming. Nag-glow up ka na, no? Parang nakikita na ng ibang tao yung improvement mo na parang hindi na ikaw itong person na to before, na parang hindi ka na nakafocus sa self mo. Ngayon is parang gumaganda ka na, no? Ang ganda ng cards. So, I feel like for some of you might be connected to a person na parang iba yung religion, no? There's something about sa tradition nila na iba din sa inyo. But ito lang ang message sa'yo na you need to release your ex and you deserve someone na talagang magmamahal sa'yo and talagang may romantic feeling sa'yo. Kasi itong first week, second week, no, parang ang labo, no? Ang labo na parang they want to communicate sa inyo. Yung iba sa inyo is pinapangakuan ng kasal pero parang wala naman, no? Parang andun ka lang sa energy na parang lagi ka na lang aantay pero wala pa rin hanggang sa maubos ka na. So, know your worth. I hope this will help you. This is your sign, Taurus sign. If you're watching right now, so walang coincidence in this world. This is really meant for you. Okay, thank you for watching. This is all my readings. I hope you will subscribe, like this video, and you can also add me sa aking TikTok account, Empress Soul Tarot. Bye and God bless!